Ako po ay nag-file ng COC sa araw na ito. Gusto ko pong magkaroon ng isang mabuting halimbawa kung ano po ang gawain ng isang senador. Ang isang senador po ay hindi kagaya ng ginagawa ngayon ng Senate Blue Ribbon Committee. Alam po nila ang kanilang tungkulin, alam nila ang basihan ng kanilang tungkulin, ngunit sila po ay nagmalabis. Hindi po pwedeng kayo po ay gumawa ng formal inquiry or investigation kung hindi in aid of legislation. Yun lamang po ang pinapayagan ng saligang batas. Alam po nila ang tuntunin nila. Ngunit sa kanilang pagdinig ngayon, nakikita nyo naman, halos inihiya nila ang mga iniimbita nilang mga pangunahing resource persons. Tinatakot nila, hinaharas nila, sapagkat hindi naman panukalang batas ang kanilang layunin. Kung hindi, makakalap ng mga bagay na inakala nila na makapag-uugnay sa kalaban nila sa politika. Hindi po ganyan ang gawain ng senador. Hindi rin po gawain ng senador ang tumawag ng isang testigo sa kapulungan, nakamaskara, hindi kilala, ginarbol ang boses, hindi pwedeng sumumpa. Paano nyo masisiguro ng kanyang sasabihin ay totoo? Hindi naman siya sumumpa. Paano siya magkakaroon ng kaso ng perjury? Hindi naman siya sumumpa. Pero, ganun po yung ginawa nila. Sa korte po, hindi papayagan yun. Kailangan po pag tumayo ka sa korte, kailangan kilala ka. Magsasabi ka ng totoo at totoo lamang at ikaw ay susumpa. Ano po ang ginawa nila? Kumuha sila ng isang testigo na nakatakip ang muka nang hindi sumumpa. Nagsasaysay ba yun ang katotohanan? Hindi po. Ano po ba ang sinasabi ng Korte Suprema sa gawain ng Senado? Kapag ka po kayo ay gumagawa ng batas, yun po ay in aid of legislation. Ang sabi ng sabi po ng Korte Suprema, no matter how noble the intention of the Senate Blue Ribbon Committee, it cannot assume the function of a prosecutor office or the court. Hindi po niya gawain yung siya maghanap ng ebidensya para sa krimen. Ang sabi ng Korte Suprema, yan ay gawain ng prosecutor's office. Yan ay gawain ng korte. Hindi mo pwedeng kunin ang gawain ng korte at ng prosecutor's office. Ang tungkulin mo lamang ay kumuha ka ng materyales na magagamit mo para magbalangkas ka ng batas. Yun lamang at wala ng iba. Pero ano pong ginagawa nila ngayon? Bakit hindi po matigil-tigil ang kanilang pagdinig? Sapagkat hindi pa sila nakakahanap ng inakala nilang makapag-uugnay sa palasyo ng Malacanang. Makakakita po kaya sila? Ewan ko. Pero sabi nila, meron ng anomaly. Meron na silang nakalap. Ano bang sinasabi sa tuntunin nila mismo? Pag naka-uncover ka na ng katiwalian, mismo sila ang nagsabi, i-refer mo na yan sa ombudsman at saka sa DOJ. Bakit hindi po nila ginawa? Yung babae na empleyada ng Farmali, niretract, tumalikod sa kanyang sinabing mga pag-statement at testimony sa Senado. Kung talagang naniniwala sila na nagkasala yung babae ng perjury, bakit hindi nila i-demanda? Bakit hindi sila magdemanda? Alam po nila, kapag nagdemanda sila, lalaban yung babae sa kanila at aamin sa korte, tinakot ninyo ako. O hindi malaya, hindi naging voluntaryo ang aking pagtatapat sa harap ninyo. Mabuti na lang, merong kongreso na umako sa akin para doon ay malaya akong makapagsalita nang walang pananakot, nang walang pambabastos, nang walang panginsulto. Hindi ako tumatakbo kagaya ng iba dyan para ibalik lamang ABS-CBN. Bakit? Nasara po ba ang ABS-CBN? Kasalanan ko po ba yun? Yung ebidensya po ang nagpasara sa kanila. Katakot-takot na paglabag, ayaw nilang magbayad ng buwis. Sinira nilang pagtitiwala sa pribilehiyo.